Nakahimlay man sa kabaong, pinakasalam pa rin ng kanyang long-time live-in partner ang pinatay na miyembro ng Maskulados Dos na si Marcelo Ozo Ong. Nagpapatrol, Dominic Almilor. Hanggang sa huli, pinatunayan ni Vasha San Luis na isa lang ang kanyang mamahalin, si Marcelo Ozo Ong, ang kanyang live-in partner at ama ng dalawa nilang anak. Sa isang pribadong seremonya, nagpakasal si Vasha sa nakahimlay na si Ozo. Nakiusap siyang wag nang kuna ng kamera ang kasalan at paghalik niya kay Ozo. Maluha-luha si Vasha matapos ang kasal. Nakasuot siya ng puti maging ang kanyang mga bisita. Ayon sa pamilya Ong, tinupad lang ni Vasha ang plano sana nila ni Ozo na magpakasal sa Disyembre. Sa ngayon, hinihintay ng mga pulis ang magiging pahayag ni Vasha, lalo't nagsalita na raw siya sa mga kapatid ni Ozo sa posibleng motibo sa pagpatay kay Ozo. Una nang sinabi ng pulisya na kakilala ni Ozo ang mga sospek batay sa kuha ng CCTV ng subdivision na tumigil pa siya, pumarada at nakitang kausap ang dalawang sospek bago ang pamamaril at pagtangay sa kanyang sasakyan. Umapela naman ang kapatid ni Ozo sa sino mang makapagbibigay ng lead sa investigasyon. Sana mag-reach out naman sila. Inaalam naman ng pulisya kung ang baril na kasamang natangay sa Hilux ni Ong ang posibleng ginamit sa pagpatay sa kanya. Pag ma-determine na ng SOCO yun, ma-examine na kung kanina talagang bala yun ang galing o kung sa baril ba ng victim. So pwedeng nag-agawan sila ng baril. Nakiramay naman kanina si Boy Evangelista ng Volunteers Against Crime and Corruption sa pamilya Ong. Tulad ni Ozo, 30 taong gulang din ang mamatay noon ang anak niyang si Venson sa kamay ng mga carjacker. Nangako ang VACC na kasama sila ng pamilya Ong sa pagkamit ng hustisya para kay Ozo. Ayaw namin ng fall guy dito sa PNP, maging vigilant kayo kasi may forthcoming election. Talagang tataas ang krimen katulad niya ang carnapping na gagamitin sa kampanya. Nagla naman ng 100,000 pisong reward ang pamahalaan ng Antipolo sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon para sa ikalulutas ng krimen. Dominic Almilor, ABS-CBN News.